That's one way to troubleshoot kung okay pa ba yung radiator fan natin. Yung point na init na pwede nang mag-overheat yung engine natin. May naka-usling parang ano dyan, yung parang matulis na bagay na may nakakonect ang wire. Tsaka ito pang isang nakakabuiset, ang daming... Nandun talaga yung fans natin doon sa may poso na yun eh. Alright mga kalustreds, magandang araw ng Sabado sa inyong lahat. Isa na namang araw ng kaalaman mga kalustreds. Ngayon, let's roll out the question mula sa ating comment section. Question, pasok! Pops, ask lang po, ano kaya problema ng sniper ko? Hindi umiikot ang fan, pero pag irekta ko sa battery, umiikot naman. Alright, maraming salamat sa tanong na yan. Pops, kahirap ano? And shoutout na din sa'yo at sa channel mo. Check nyo din yung channel niya mga kalustreds. Kung type nyo yung mga content niya, eh mag-subscribe na kayo. Ganon-ganon lang naman talaga yan eh. Mag-suportahan na lang tayo. So para sagutin ang katanungan no, mga kalustreds, wala akong problema pagka ganyang scenario ang ating radiator fan. Nice ko lang din i-highlight no, na hindi naman talaga palaging umaandar yung radiator fan natin. Kasi depende yan sa temperature ng ating engine. Kaya kung makikita ninyo sa bandang dulo ng ating cylinder head, may naka-usling parang ano dyan, yung parang matulis na bagay na may nakakonect ang wire. Yung malapit lang sa ano, malapit lang sa spark plug. Yan ho yung sensor na nagde-determine kung kailan aandar or nagdidikta kung kailan aandar yung ating radiator fan. Kasi kailangang ma-reach yung certain temperature bago umandar ang ating radiator fan. Ano, hindi yan automatic na pagka-andar ng ating motor, eh, aandar din yan. Hindi. Depende yan sa kung anong dikta ng sensor. So, mabuti na yun, no? Na-test mo din, Pops, gamit ang, or dinirekta mo sa battery. That's one way to troubleshoot kung okay pa ba yung radiator fan natin. Kung nagana naman, pagka-rekta mo sa battery, yun nga, okay pa yan. Ang problema lang is, marami kasi sa atin na hindi aware na... Ano ba to? Alright. Marami kasi sa atin na hindi aware mga kalustreds ano, na may sensor yan. Kasi akala ng karamihan eh diretsong andar yan pag umandar yung makina natin or pag uminit yung makina natin. May certain temperature talaga, yung super init na talaga yung makina natin. Saka siya nadidetect ng ating sensor at gumagana yung ano, radiator fan natin. Ang ganda ng setup ng sniper na ito. Naka all black siya. Tapos yayamanin yung mga bolts. Alam niyo medyo nagsisinga ako noon kung ba't yellow yung kinuha ko. Dapat sana nag black na lang din ako. Kasi yung black kasi napaka flexible eh. Kahit na anong kulay ng mga aftermarket na mga parts o yung mga modification na ilagay mo, bumabagay talaga. Ang paborito ko talagang setup is ano, or yung kulay no, is black and gold, yung mga nakikita kong sineset-up na sniper kagaya nung nakita natin kanina. Yun. So it's grocery time na naman mga kalustreds. Punta na naman tayong Gaisano, Tabunok. Alam nyo, malungkot ako today kasi naubusan na kami ng sardinas. Tsaka kinulang na din yung Bombay na binili ko. Ano ba sa Tagalog yung Bombay? Bombay sa ano kasi is onions. Sa Tagalog ba? Bombay lang din ba yan? So going back to the topic mga kalustreds ha. Yun talaga yung pinakamadaling sagot dyan. Yung bakit ganyan, hindi umaandar yung mga... Kasi marami ako nakikita sa comment section na ganyang or similar sa question na yan na hindi nagana yung radiator fan or bakit hindi siya umaandar. Ang expectation kasi ng iba eh, pag andar ng motor natin is rektang andar din yung ano natin or diretsyong andar din yung radiator fan natin. Hindi. Kasi depende yan sa temperature ng ating engine.
pag masyadong uminit na yung engine natin, nadidetect yan ng sensor, yung nakausling bahagi sa ano, ipakita ko na lang ito. Yan. So yan yung sensor ng ating radiator. Pag na-detect niyan na mainit na yung makina natin or na-reach na yung certain na init, ano? Yung point na init na pwede nang mag-overheat yung engine natin, saka siya aandar. Pero hindi talaga siya direktang aandar, mga kalustreds. So yun, mga kalustreds, ha, dahil andito na ako sa parking space ng ano, ng Gaisano. Patuloy na lang natin tong discussion na to mamaya. I'll see you later. Alright, we're back. Ang init sa puwet. Yan, huwag kang malaglag dyan, ha. Alright, mga kalustreds. Let's go, let's go. Alam niyo, mga kalustreds, ang dinala kong pera ay 700 lang, kinulang. Ito yung hump dito na ang lalim, eh. Grabe ang mahal na mga bilihin ngayon, mga kalustreds. Ang 1,000 mo, konting-konti na lang talaga yung nabibili. Confident pa naman ako pag sabi ko kanina na 700 lang ang dadalhin ko. For sure, susobra to. Eh yung total ng nabili ko, 1,025. Buti na lang talaga may balance pa yung lumang ATM ko. So ngayong kabisado na tayo sa daanang ito, ano, kasi muntikan na tayong maligaw sa last vlog ko. Dito na tayo dadaan-daan sa mga pamili-mili natin na vlog, ano, or lockdown vlogs natin. Yung ruta lang talaga natin kada vlog is from doon sa barangay Puok namin, tsaka papuntang Gaisano, Tabunok, kasi yun lang naman talaga yung rason kung bakit tayo nalabas, ano. Grocery lang talaga for now. Nakakabahala na talaga at nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon, mga kalustreds. Lalo pat nakita niyo yung last na speech ni Presidente Duterte. Lalo pat sinabi niya doon na max na lang talaga yung 2 months na itatagal ng pondo ng gobyerno. Nako, yun ang nakakabahala talaga. Kawawa talaga yung mga unemployed o yung mga no work no pay na nakatenggal na ngayon sa bahay. Yung mga tipong hindi pwedeng mag work from home, kailangan talagang lumabas para magkaroon ng pera. Stoplight. Ngayon ko lang talaga nasubukan na ang tagal umabot sa 1,000 odometer itong motorsiklo ko. Kada ano kasi, kada change oil ko, nire-reset ko itong trip 1. Para ito yung magiging indicator ko na oras na naman para magpalit ng oil, ano. Eh wala, eh. Tenga tayo lagi sa bahay ngayon. Pero yan ay sa ating kaligtasan naman, ano. Yung mga kababayan ko dyan na wala naman talagang rason para lumabas. O yung tipong wala naman talagang importanteng, sabihin na lang natin importanteng reason para lumabas, eh magstay na lang kayo sa bahay para hindi naman problema lalo yung gobyerno natin. Kasi sa palagay ko, the more tayo na nalabas, eh the more din na dumadami yung mga cases na nagpapositive sa ano, sa coronavirus. Nakakalungkot na lang talaga. Last year, ang kinukumpara natin is yung mga specs ng kung anong laptop meron ka, kung anong iPhone meron ka. Eh ngayon, ang kinukumpara na lang natin is yung mga specs ng mga sardinas. Yung tipong nagkukumparahan na tayo kung alin ba talaga yung mas may maraming laman, yung Mega o Ligo. Tsaka ito pang isang nakakabuiset, ang daming naglilipa ng mga math challenge sa Facebook. Ma-challenge, mga kaibigan, no, para malaman nyo. Ay, calculator ang ginagamit para mag-solve, hindi magnifying glass. E putang ina, na-stress ako kakabilang kung ilang walisting-ting yung dala ng witch na yun sa ma-challenge nyo. Kaya naman tigil-tigilan nyo nga ako nyan sa ma-challenge nyo na yan. O siya, mga kalustreds, dito na lang tayo kasi nasagot naman na natin yung katanungan sa vlog na ito, no.
mula sa ating mga commenters sa mga videos natin. Kung may mga tanong pa kayo, eh comment nyo lang yan kasi hahanapan natin ng paraan na masagot yung mga katanungan ninyo. So paano ba yan? I'm gonna have to end this motovlog right here na. Ride safe kayo palagi mga kalustreds, and as always, peace! Ang dami ko talagang fans sa lugar na yon.